Ilang taon yung kaso mo sa labor? Wala na yung 5 buwan para mag-apat. 5 buwan na lang para mag-apat na taon? Kailan ka nag-file ng kaso sa amo mo, dun sa primary commission? April 15, 2007. Sa primary commission, may translator ka ba ng taga-Polo? Sa primary, wala. Walang translator. Pero pinaalam mo ang kaso mo sa taga-Polo? Kanino mo pinaalam? Alam ni Mr. Sal. Pero yung mga hearing na sa korte, wala. So, nabuti naintindihan ka nila. Mayroon akong ginagawang sulat na translation sa Arabic. Sa madaling salita, napanalunan mo yung kaso mo na mag-isa ka lang? Ako lang mag-isa. Sa kaso ko, wala akong abogado, wala ako. Ako lang mag-isa. Doon sa primary commission? Primary commission. Nanalo ka? Ilang buwan sa ano sa primary commission pala? 5 months. 5 months? May months. June, July, August, September, October. October? October. Panalo ka? October 2007? October ang napasok sa ano. So, asan yung court decision sa 2007? Ito yung court decision sa 2007. Anong nakalagay dito? Magbabayad ang employer mo ng 45,000 riyals. Ito yung sa primary commission. Katapos noon, anong ginawa ng employer mo? Kinausap ka na pababaan yung 45? Oo, ginawa nila 20,000. Hindi mo tinanggap? Kasi 45,000 yan, no? Tapos, anong next na offer? Wala na, yun na. Tapos nag-apila sila din sa kanya. Nag-apila sila, pero pinadakip ka. Pakahiring na kami ng isa. Dito sa Riyadh? Sa airport, na high commission. Pakahiring na kami ng isa. Tapos pag-uwi ko, pagbalik sa Kamis, trabaho ko. O, siyempre. Pagtrabaho ko sa isdaan, nagtambay lang na yung tulong para makakain. Part-time? Ito na nasilip ako dun. Yung amo ko dun, dala na ano. Kamis? Tapos kinulong ako isang araw dun sa Kamis. Police station? Sa police yun. Pagkagabi. Pinala ako sa Lawson. Kinulong ka ng police, tumawag ka ng consulate, taga Polo. Pagpasok ko sa tulungan, tinawagan ko agad si Mr. Saad. Mr. Saad. Tapos ano sabi niya? Ha? Ano sabi niya? Yan sabi ni Mr. Saad na, sige, nandyan ka na, dadaling ka dito sa Jeddah. Dating mo dito sa Jeddah, tatawag ka ulit para mapuntahan nila daw yung deportation sa Jeddah. Ngayon, nung pagdating mo ng Jeddah, tinawagan mo sila? Tinawagan ko. Kasi yan ang sabi nila. Anong sabi nila? Binisita ka nila sa deportation? Mga 4 months na. Kahit nasa loob ka na ng deportation, nag-hearing ka pa rin sa dito sa higher commission? Meron pa kaming 2 hearing doon. Kina-travel ko dito sa Jeddah. Dahil papuntahin ako sa Riyadh, dadaan ako ng Jeddah deportation. Kulong pa rin. Tapos doon, after 1 month, mga 1 month ako kulong sa Jeddah, travel na naman ako sa Riyadh. Palapit na palapit yung hearing. Deportation pa rin ulit. Deportation pa rin. Ngayon, nung time na hearing ko, sinamahan ako ng may escort ako ng Jawasat, nakapusas pa ako. Nakapusas ako sa kamay at sa paa. Pagkatapos noon, balik na dahil natapos yung hearing yun, at saka balik na naman ako sa Jeddah deportation, pauwi sa Aba. Biyahe na naman ako ng Aba deportation. Nung nalaman ng official doon, yung captain, na bakit 6 months pa ito, sabi ng captain, dapat pwede ba baguhin to? Siguro, pwede man siguro paguhin to gawing 3 buwan, 2 buwan, sabi ng official. Hearing. Ibinilig na naman ako sa Riyadh. Travel na naman ako. Doon tayo nagkakilala? Doon tayo nagkakilala din. Paano nakilala ang tagapat mo ba? Sa loob ng deportation, tinatanong mo sa kanila na mayroon bang bagong ano dyan? Mayroon bang bagong pasok? Sinabi nila, mayroon. Taga Abha.
tinanong mo na ano, anong kaso, sinabi ko na binipitch ang kaso ko, panalo na ako. Sinabi mo na bigay mo sa kanya at kausapin mo yun. Doon tayo nag-uusap. Pagkatapos na nag-hearing ka pa dito. Hearing pa ako. Ilang buwan ka sa loob ng deportation mula Abha to Jeddah to Riyadh? Ilang buwan yan na kulungan, nakapusas ang bawat travel? Tinitiis ko talaga yun. Naka-anim na buwan ako sa kulungan. Pagbalik mo sa Abha, sinunod mo yung payan na silang kontak? Meron silang alam na nila na ano. Yung mali nila? Mali talagang ano. So kinausap si Sabig? Kinausap ni Sabig ang ano doon. Napalabasin ako. Ito yung waraga mo. So sa madaling salita, Eddie, nung nasa anim ka na buwan sa deportation, wala talagang ginagawa ang Polo Jeddah para makalabas ka? Di ako, wala akong na, ano, basta wala talagang tumawag ako. Ilang beses? Sila nagpunta daming beses. Maubos na lang load ko. Pagkaubos ng load ko, hindi naman nila ako tawagan. Antay naman sila kung makalood naman ako, matawagan ko sila. So ngayon, sa madaling salita, Ed, dapat bang ilagay ka sa deportation samantalang ikaw ang nag-file ng kaso? Hindi ko talaga maipasok sa deportation. Wala akong kasalanan eh. Panalo ko sa kaso, pinasok pa ako sa deportation. May pending case ako. Uh-huh. Diba? So, nagkakaroon ka lang ng translator dito lang sa Riyadh. Sinong may translator mo sa Riyadh? Si Salahuddin. Tapos? Kasunod? Tapos si Mr. Ompa. So, dito lang sa Higher Commission ka nagkakaroon ng translator. Pero, nasa deportation ka ng time na yan. Nasa deportation ako. Nagsulat tayo sa Human Rights Commission. Anong sabi nila? Kasa, pumunta ako sa Human Rights Commission. Sa Riyadh. Yung sulat natin. Sa Riyadh. Mm-hmm. Nabasa nila yung ano, yung sulat. Sulat na ano, pati sa sitwasyon ko. Saka ano, sinabi nila na gagawin nila yung magagawa nila. Ngayon, ano naramdaman mo na panalunan mo yung kaso mo? Siyempre, nalalaman ko na talaga yung desisyon. Saka pumirma na talaga yung amo ko doon. Siyempre, malaki papasalamat ko sa itas na natapos din, na nakakaraos din ako. Ito yung sa Higher Commission? Sa Higher Commission. Ito yung nagpaano na nireaffirm yung resulta sa Primary Commission. Kung ano yung decision sa mababang korte, ito na rin yun. Yan ang kasunod. Pero dumaan tayo ng 3 taon. At 6 na buwan sa deportation. Ngayon, may karapatan ka base sa batas ng Saudi Arabia na kapag makulong ka ng hindi dapat, illegal detention. Katulad nito, ikaw yung plaintiff, ikaw yung ano, ikaw yung nagreklamo, ikaw yung nanalo. Sila ang nag-apila, pero ikaw ang pinakulong sa deportation. May karapatan ka na makakuha ng kabayaran sa damages. Willing ka ba na ipaglaban yun? Gusto ko ipaglaban yun. Pero gusto mo umuwi o ipaglaban muna? Uuwi na ako. Uuwi ako. Pero ipaglaban to? Ipaglaban ko muna yun. Okay, ganito ang gagawin mo. Mag-issue ka ng wakala. O sino ba ang gusto mo makipaglaban para sa'yo? Marami ka na nalapitan. Imara, Human Rights, Independent Human Rights, pwede kang kukuha ng lawyer, imbahada. Tiwala ka ba sa imbahada kung silang lalakad sa kaso mo? Para sa akin, Human Rights mo lang tres ko. Bakit? Dahil sa pinagdaanan mo? Kasi alam ko naman na marami silang trabaho, marami silang halos hindi ka na may masikaso dahil sa dami nilang trabaho. Naniwala ka ba na kung ginawa ng Polo Jeddah ang kanilang tungkulin at pinaglaban ang karapatan mo, noong unang pagpasok mo sa deportation ay nakalabas ka nun? Kung gustuhin nila, talagang makalabas ako. Sa salita lang talaga ginagaan nila. Hindi nila, wala silang action.